No, which is parang breadwinner sa family. Kami yung haligi ng tahanan utol. Kaya hindi namin priority yung relationship. Mas pinapriority namin ha kung paano kikita. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So nandito na naman tayo, usapang pag-ibig pa rin. Dahil ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is sino ba talaga ang mas malambot, babae or lalaki? Yes, so ito ha, tatalakayan natin kasi napaka-confusing kung sino ba talaga ang mas mahina. So ito ha, pinost ko rin sa aking FB page, nagtanong ako doon kung sino ba talaga yung mas mahina. Merong nagsasabi, ha, samutsaring komento yung nandoon, may nagsasabi talaga na lalaki daw yung mahina. And then, meron ding nagsasabi na babae daw yung mahina. So ito mga utol, which is in my opinion, una sa lahat is tatalakayin natin sa mga kalalakihan. Kasi yung mga kalalakihan, yes, nakikilala as bilang matapang, malakas, di ba? So, pero meron din naman syempre yung mga mahihina, which is yung mga simp na tinatawag or yung mga beta male. And then ito ngayon, pagdating naman sa mga kababaihan. Kasi nakikilala rin natin yung mga kababaihan as napaka-emotional, malalambot, mahihina. Pero ito mga utol ha, meron din namang mga kababaihan na mga malalakas at saka matatapang, which is may alam na ha, sa mga gawain sa ating mga pamumuhay dito sa mundo. So ito ngayon yung tanong, sino ba talaga ang mas mahina o sino ba talaga yung mas malambot? Actually, yung sagot ko dyan ay pareho lang utol. Ha, alam nyo ba kung bakit? Pareho lang din naman tayo na may puso. Ha, pare-pareho lang din tayo na yung puso natin ay walang pinagkaiba. Mapababae, mapalalaki. Pero, nakadepende ito kung ano yung mindset mo. Yes? So, ito ha, pagdating sa mga kababaihan, pinanganak kasi kayo, no, which is yung nagiging mindset ninyo ay tagapag-alaga ng mga anak, na kailangan makompleto nyo yung pamilya, mabuo ninyo, yun yung responsibilidad ninyo eh. Kaya pagdating sa relationship ay mas lalo kayong nagiging mahina. Kasi yun yung priority ninyo. Kasi magiging nanay kayo, magiging ina kayo. Tsaka dyan kayo sa bahay nag-aalaga, nag-aaruga sa mga anak ninyo at saka sa asawa mo na rin syempre. So ito pagdating sa lalaki, compare natin sa lalaki, yung mindset kasi namin ay pinanganak kami na kami yung maghahanap hanang dapat pagkakakitaan. No, which is parang breadwinner sa family. Kami yung haligi ng tahanan utol. Kaya hindi namin priority yung relationship. Mas pinapriority namin ha kung paano kikita. Kung paano mas lalong maging matagumpay yung aming pamumuhay, lalong-lalo na pagdating sa aming pamilya. Kaya nasiset aside namin yung relationship, kaya nasasabi rin kami or natatawag kami na matapang. Kasi hindi naman puro relasyon ang aming binabantayan. Okay? So nakadepende rin talaga ito sa mentalidad or sa mindset natin. Kagaya na rin sa mga kababaihan ha, no, which is may alam ha, na nagbago na yung naging mindset niya. Uy, na ayoko na mag-focus sa relationship. Unahin ko na lang yung sarili ko. Yes? Doon natin masasabi na bigla siyang tatapang or bigla siyang nagbago. Na kahit ibangga mo pa yung alpha male sa kanya, eh hindi siya magigiba. Ha, kasi alam niya yung value niya. Alam niya yung worth niya. Alam niya kung saan siya lulugar. Dahil may kaalaman siya utol. Tsaka dahil na rin sa mindset niya na nagbago. No, which is yung una, yung mindset niya ay gusto niya maging ina. Yes, sa bahay lang. Pero ngayon, iba na eh. Nagbago. Yung gusto niya is siya na rin yung kikita, maging independent na rin. So yun ha, depende sa mentalidad. Kaya dito, mas lalong tumatapang yung babae. So sa lalaki, meron din namang mga mahihina kung wala ka ring alam. And then, ito ngayon pagdating sa lalaki. Halimbawa lang ha, ipinanganak kami. And then, tinrain kami ng aming magulang na
kami daw yung magiging ina ng tahanan. Kami yung tagabantay ng anak, kami yung mag-aalaga sa aming asawa. So syempre, paglaki namin is magiging emotional rin kami. Magiging mahina kami kasi ang magiging priority namin is yung relationship ng isang pamilya na mabuo yung isang family. Okay? So yun ang mga utol, ha, napaka-confusing nga talaga. Pero for me, yun yung opinion ko. Pareho lang, ha, na mahihina tayong lahat. Depende na rin ito kung ano yung naiset natin sa ating mentalidad. Kung paano tayo tinrain mula nung pagkabata. Dahil alam nyo na, pagdating sa ating kultura, the which is kailangan talaga ay yung lalaki yung maging matapang. Okay? So yun lang mga utol, ha. So sa inyo, ano ba talaga? Or sino ba talaga yung mas mahina or mas malambot? So yun, napaki-comment na lang din sa ilalim. So yun lang mga utol, ha. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!